Good evening po sa inyo lahat. Bago po tayo magsimula sa talakayan natin ngayong gabi, could you please introduce po yourself bilang si Sir Rado, and para po malaman po ng mga kababayan natin na nanonood sa atin ngayon kung sino po si Sir Rado Gatchalian. Before anything else, sa mga kababayan natin, sa mga ka-DDS natin from different countries, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ako po si Rado Gatchalian. Katulad nyo lang din po, isang karaniwang mamamayan, isang volunteer na nagmamahal sa ating inang bayang Pilipinas, na sumusuporta at nagtitiwala sa ating mahal na Pangulo. Nandito po ako sa Sydney, Australia. Kasamahan ko po ang mga nasa April 34 to 30 Global Movement, ang Sydney supporters dito sa Australia. At ako po ay Tubong, Dagupan City, Pangasinan. Saray kabaloyan ko, Pangasinan, lalo na po sa Dagupan City, masantos siya labid si Kayon Amin, wajak natan, yaman sa salita, wajak natan para tayo, Pangulo tayon si Duterte. Malinak lalapit, kansyonan tayo siguro next time. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpapa-unlock ng short talk pong ito. Paka-generous po ninyo sa oras po ninyo. So, salamat po. Maitanong ko po muna po sa inyo, sir. Kailan po ba kayo unang nagsimulang sumuporta kay Tatay Digong? Kailan niyo po na-realize na, oh, this is the best president, kailangan ko itong suportahan? So, gaya ng lagi kong sinasabi, ang kwento ko parang katulad din ng iba siguro. Hindi ko pa nakikita ang ating Pangulo, hindi ko siya kilala, hindi niya rin ako siguro kilala. So, una kong narinig ang pangalan ni Mayor Duterte noong October 2015. So, hindi pa siya kumakandidato bilang Pangulo. Ngayon, yung na-research ko yung kanyang buhay sa YouTube at sa Facebook, sabi ko, siya na yung matagal ko nang hinihintay para sa ating inang bayang Pilipinas. So sabi ko, siya yung taong kailangan ng ating bansa. So mula noong October 2015, simula akong maglabas lang ng personal, isa lang aking personal advocacy. Nagpo-post ako sa mga iba't ibang Duterte page, yung parang mga pagsuporta lang sa ating Pangulo. Then naghihintay ako dito sa Sydney kung meron bang gathering kung gusto ko lang maging maisigaw ang pangalan ng Pangulong Duterte. It never crossed to my mind na ako ang magli-lead sapagkat mas masaya na ako na nasa background lang. So April 1, kasi nag-member ako ng page na yon, hintay lang ako kung meron bang pagtitipon sa Sydney. And then, nagbigay ako ng deadline sa aking sarili. Pag April 1 wala pa, magtatanong na ako dun sa wall ng page. And then, nung nagtanong ako, so naglabasan na yung ibang mga members doon ng DDS page. Mm-hmm. Marami rin palang gusto. Hanggang sa the rest is history, kinakailangan siguro sa tawag ng panahon, kailangan ng aking paglilingkod. Pero lagi ko sinasabi, ako lang po ay isang volunteer. Nakita ko po yung dedication nyo po talaga. So, this leads to the next question po. Ano po ba talaga ang DDS Global Movement? Paano maging parte ng DDS Global Movement na to? Siguro ang aking philosophy dyan ay medyo kakaiba. So, bago ko pasukin ang pagiging formal na DDS, gusto kong pasukan at ipaliwanag muna yung essential DDS. Siguro dalawang klase o maraming klase ng DDS. Merong formal at saka may informal. Pero yung informal, mas importante yun sa akin. Pag sinabi ko informal DDS, bawat isa sa atin ay DDS. Yung nagsumusuporta sa Pangulo. Kaya nga DDS, diba? Digong Duterte supporter or diehard, Duterte diehard supporter. So, ibig sabihin nun, ano ba ang criteria, ano ba ang qualification para maging bahagi ng DDS Global? Unang-una, ako magsasalita, no? Walang qualification, walang criteria. Ang criteria lang talagang sinusuportahan mo ang ating Pangulo at nagmamahal sa inang bayan. Yun yung essential DDS. Ngayon, papasok ngayon dyan yung kumbaga professional or official DDS na sinasabi. Sino ba talaga ang DDS? Ano ba talaga ang DDS? Sino ba ang kumakatawan sa DDS? Medyo komplikado ito. Medyo radical ang approach ko kasi pag napasukan na natin ng politika, internal politics ng DDS, nagkakaroon ng issues. Kaya nga't maaari, even dito sa Sydney, sa kinasasangibang ko, wala kaming mga set of officers. Lahat kami ay volunteers at lahat kami ay leaders kasi sagi kong sinasabi na we do not need a title to be a leader. Or even ito, mas radical pa, hindi natin kinakailangan na maging membro mismo ng official DDS para lang maging totoo at purong
DDS. Kasi ang pagsuporta sa Pangulo ay unang-una sa lahat nanggagaling at nagsisimula sa ating puso. So ngayon, medyo technical kasing question mo para maliwanagan din ang ating mga kababayan kasi sabi mo nga maraming nagtatanong. Yes. Sino ba ang DDS? Ano ba ang DDS? Paano ba maging bahagi ng DDS Global? So, unang-una naman sa lahat, historically, wala tayong official, dati ah, wala tayong grupo na kumakatawan ng DDS na magre-represent para sa buong mundo. Dati yun ah, officially, wala pa. Ang ginagawa ko, ang inyong abang lingkod, kunyari may mga global events, ang tawag ko sa atin ay networks. We are DDS networks. May mga networks tayo ng mga Duterte supporters from different countries. Pero wala tayong isang organization. Yun yung dati. Mm-hmm. Nagkaroon na tayo ng maraming global events. Nagkakilala tayo from different countries. Ang Canada, ang USA, ang Dubai, ang Hong Kong. Napakarami. So, lahat tayo para bang meron na tayong connection sa isa't isa. Hanggang sa hindi natin namamalayan para bang meron na tayong isang grupo. Pero hindi pa official ha. Pero kahit hindi pa official, nagkakaisa tayo. For example, pag sinabi ko, I'm requesting mga ka-DDS natin from different countries na sumali sa ating global event, sumusuporta sila. So, ibig sabihin, hindi dahil sa ako ang leader, hindi dahil sa akong pinakikinggan, kundi nagkakaroon na tayo ng iisang damdamin, nagkakaisa na tayo. Ako at si Janice ng Hawaii ay nagbakasyon sa Pilipinas. Pero inisip namin para mas maging meaningful at mas maging productive ang aming pag-uwi. Eh, maganda na rin siguro ma-meet ang mga ka-DDS natin from different countries. Tama. Ang akala lang namin nung una is kukunti lang kami magkikita-kita. Hanggang sa nagkaroon tayo ng DDS Global Summit noong July at till August, nagpunta tayo sa Senate, sa Malacanang. Pero secondary lang yun. Ang importante yung mga ginawa nating mga makabuluhang activities kaya ng pagtulong sa ating mga kababayan, pagbisita sa mga sundalo, sa mga cancer patients, sa mga mahihirap. So dahil doon sa gathering na yun, para bang nabuo yung kaisipan na magkakakilala na kami, nagkakasama na, pero wala pa rin parang organization. Hanggang sa naisip namin na mabumuo ng isang grupo at tinatawag nating DDS Global. And para lang sa information ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, ang presidente po natin ngayon sa DDS Global ay si Madam Gemma Soto ng DDS New York. Pero ito po ang gusto kong isabihin sa lahat ng nakikinig. Gaya ko po nung nagkaroon kami ng pagpupulong, ako mismo sabi ko na ayokong maging kumandidato bilang leader o maging bahagi ng officer kasi ang aking advokasya ay lahat tayo ay maging leader. Pero dahil kailangan nga sa structure ng organization, so mabuti at nandyan naman si Ate Gemma and then Vice President si Janice ng Hawaii. Pero hindi ito masyado publicized. Even ako, hindi ko pinapublicize masyado. Basta ang gusto kong sabihin, ayokong madiscriminate ang mga kababayan nating DDS group. Yes, exactly na para po, bang tama. Hindi sila kasama. Kasi nagkataon lang na merong formal, pero everybody is still part of DDS. Hindi ibig sabihin na pag hindi kayo naka-join doon sa summit namin, ay hindi na kayo DDS. Ito, alam nyo ba, ang sinasabi ko rin, there's no monopoly ng pagiging DDS. Katulad ng ibang bansa, exactly, for example, po. Yes. Ito ang nangyayari, ayoko na sanang sabihin dito, kasi live ito eh. May ibang mga areas or bansa, nakakaroon ng competition among DDS. So, nakakalungkot mang sabihin, that's pero great, that's sir. The reality. Pero ako na nag-mediate, ito na lang ang aking prinsipyo. We can coexist. Kung sa isang area ay tatlo, apat ang DDS, walang pwedeng magsabi na officially siya lang ang DDS na original, na official. Hanggat ang bawat isang at bawat grupo ay sumusuporta sa Pangulo, they are entitled to shout the name of Duterte. Hindi natin sila exactly. pwedeng pigilan na sabihin na kami lang ang may karapatan na tawagin ang aming sarili na DDS at kayo hindi. Masakit yun. That is very anti-Duterte. Ang pagiging maka-Duterte ay inclusive, niyayakap ang ating mga kababayan at mahal natin ang ating kapwa Pilipino. Yun ang talagang DDS. Yes. Gusto ko nga pong magdagdag doon kasi just like what's happening right now po sa Taiwan,
we called ourselves United DDS Taiwan. And yun nga, i-quote nga po kita na talagang wala pong bago, walang luma, walang nauna, walang nahuli. We should not discriminate kasi pare-pareha nga po tayo talaga. Ano po yung sitwasyon ng halimbawa Dukay at saka BBM po? May message po ba kayo sa mga supporters ng kanya-kanyang partido or kanya-kanyang politiko but iisa lang yung presidente? Tayo ay magnilay-nilay po mga kababayan. Before pa kumandidato si Mayor Duterte, lahat tayo mga Pilipino nangangarap at sumisigaw na sana kumandidato siya. Ngayon, nung kumandidato siya, lahat tayo na buhayan ng pag-asa, na buhay, nag-alabang pagka-Pilipino, and then alam natin na walang pera ang ating Pangulong Duterte, wala siyang pangkampanya. So tayo mga nasa ibang bansa, ramdam natin yung kakulangan ng ating Pangulo, kaya tayo mismo sumuporta, gumastos, nagpadala tayo ng mga tulong doon sa Pilipinas. Yung iba, karamihan doon, hindi rin alam ng Pangulo. Pero kusa nating binibigay sa ating mga barangay, sa bayan, sa ating mga kamag-anak, nagpapaprint ng t-shirts. So dahil doon, nagkaisa tayong lahat. Kung napansin nyo noon nung yung before election, nung April, and then nung mismong election na, halos lahat tayong DDS, iisa ang boses, nagkakaisa. Talagang yes. Solid. Pero nakakalungkot, siguro na rin dahilan ng ating kultura, mayroon kasi tayong kultura ng crab mentality, mayroon tayong kultura ng naiingit tayo sa ating mga kapwa Pilipino, and then lalo na yung crab mentality, kung mayroon tayong nakitang isang tao na umaakyat, marami sa ating gusto silang ibagsak. So yun ang sumira sa pagkakaisa ng DDS. Unti-unti, man sa nanalo ang Pangulo, wala pang isang taon, nagkawatak-watak na tayo. Unfortunately, nasasabi ko to kasi totoong nangyari. Pero ayokong sisihin ang bawat isa. Siguro, dala na rin ng kultura nating Pilipino. Kaya sabi ko, itong tinatawag nating real change, ang talagang pagbabago na dapat nating unang baguhin ay hindi lang yung bansa natin, kundi yung sarili natin. Sapagkat kung nabago natin ang sarili natin, mababago ang bayan natin. Yun ang real change. Ngayon, sana huwag sana natin kalimutan yun, sapagkat nakikita ko dala ng kultura, ng pagiging competitive ng bawat isa, nagsisiraan na rin ang iba nating mga kababayan, mga kapodides. Nakakalungkot. Sana maibalik natin yung passion, yung excitement, gaya lang dati na lahat tayo excited para kay Pangulo. Ngayon, excited pa rin tayo yes. para kay Pangulo, pero instead na ang kalaban lang natin ay ang mga kabilang panig, ang mga dilawan na sinasabi natin, nakakalungkot na tayo mismo sa sarili ng nating bakod ay nag-aaway-aaway. Nakakalungkot. I hope malinaw yon. I hope walang offense sa mga kadigas yes. natin. Tagal ko lang gustong iparating. Nilalagay ko naman yun sa aking panulat lagi na ang ating, na lagi kong pinasabi na sana ang ating hadikain ay malinis at puro para lang sa bayan natin at walang personal na interest. Ngayon, mabalik po ako doon sa sinasabi nating division or political stand. May mga makadukay, yes. may mga kabibin. Yes. Alam niyo po, for example, merong isang gathering, for example, sa Sydney. Dukay, for example, marami sa amin Dukay. Pero may mga BBM. Iimbitahan ba namin o yayakapin ba namin sila o i-welcome namin? Ang sagot po ay oo. Sapagkat ang lagi kong sinasabi, ang common ground natin ay si Pangulong Duterte. Hanggat nandyan ang common ground natin, Pangulong Duterte, porket maka Marcos ka o hindi, pero kung sinusuportahan mo si Pangulong Duterte, pwede natin silang yakapin at suportahan. Yun ang common ground natin. Magkakaiba man tayo, pero kung ang common ground natin ay si Pangulong Duterte, we can coexist. Sana po narinig yun ng malinaw ng mga ka-DDS natin. Kasi napaka-importante na talagang for now, bayan muna at saka yung administrasyon. Mamaya na po yung politika. Kasi di ba po, sir, mahirap. In fact, papayag ba tayo mag-resign si Tatay Digong? Kasi sa totoo lang, parang naging one-man show eh. Nauwi po ako sa atin, nakikita ko kulang po talaga yung suporta ng tao mismo. Siyempre, may nagtatrabaho po para kay Tatay Digong, pero yung suporta ng tao talaga na talagang makadigong, na talagang para sa administrasyon, nakikita ko na talagang hindi siya solid na solid, sir. So, that was a very good message na later na
muna yung mga politiko na sinusuportahan natin. For now, yung administration muna. Kakaiba man tayo, pero iisa ang ating sinusuportahan, si Pangulong Duterte, dahil para sa tunay na pagbabago, yun ang ating sinusuportahan. Sa dyan po sa location ninyo, okay po ba yung pananaw nila kay Duterte dyan, base sa mga locals, sa government, and sa, siguro sa mga kapwa din nating Pilipino dyan? Siguro napansin nyo, isa sa aking advocacy ay aking ini-interview ang mga foreigners. Kung may mga makuha akong mga insights from other nationalities patungkol kay Duterte, and then makita natin na sinusuportahan nila ang ating Pangulo. Napakasarap ng pakiramdam. At ito ay isang realization na kung ang ibang mga ilahi ay sumusuporta, yes, at nakikita nila ang maganda sa Pangulo, bakit ang ating mga kapwa Pilipino hindi nakikita? Kundi para bang sana makonsensya sila na mabuti pa ang ibang lahi nagmamahal at sumusuporta sa ating Pangulo, pero ang sarili nating kapwa Pilipino binabagsak ang Pangulo. Then even nga dito sa Sydney, meron tayong Aboriginal leader and activist, si Ken Canning. Siya mismo sumusuporta sa ating Pangulo. And then kung napansin nyo sa mga interviews ko sa dito sa Sydney, okay, sa Canberra, and then sa Adelaide, may mga na-interviews akong Australians. They fully support our president. And they are very, very enlightened. Good. What is your own definition of fake news? Ang fake news ay hindi totoong balita. Kaya nga, the opposite of fake is veracity or truthfulness. Pag hindi totoo yung balita, syempre fake yun. Pero kung totoo naman yung binabalita mo, kahit masakit, kung sabihin natin, for example, walang kwenta si Trillanes, eh totoo naman yun eh. Para sa kanila, ang perception nila, fake yun. Pero kung ang pinapakita natin ay totoo namang walang kwentang senador si Trillanes, para sa atin, hindi yun fake kasi totoo naman, pero para sa kanila fake. So nagkakaroon din ng it's a matter of perception and interpretation. Pero to formalize it, yung definition ng fake news, anything na dinideceive ang mga tao, anything na hindi talaga accurate yung pre-present na posting o balita, they are fake news. But as far as I have observed sa mga DDS bloggers natin, ang sinasabi naman nila lahat is karamihan at 99% ay totoo. Pero we have to be dapat ma-enlighten tayo. Bloggers are technically not journalists. I am not journalist. Yes, that's right. I do not need to be objective in terms of my political stance. Of course, I am a Duterte supporter. Siyempre, ang ilalagay kong mga posting ko in favor for Duterte. It sounds absurd kung ako mismo na blogger for Duterte is ipropromote ko si Dilima. It's complete nonsense. Hindi ko kinakailangang maging objective or fair sa pagbabalita sapagkat ang kinepresent ko lang ay ang aking insights at ang aking opinion, katulad din ng ibang mga bloggers. Pag sinabi nating news, it has something formally and professionally, it has something to do with journalistic principles. Pag ikaw ay reporter, you are part of journalism. Pero kung ikaw ay bloggers, I would say you are just part of thinkers. Mga thinkers tayo, yes, mga advocates. So merong border lang yan. Ang news writing at ang blogging ay completely different. So pag news writing ka, for example, ang ABS-CBN or GMA News, news sila, journalists, media, they have to be objective. Pag naglabas sila ng fake news, liable sa the law or maki-question yung credibility nila kasi meron tayong sinusunod na ethics sa journalism at mass media. Sa blogging, yes, naman, dahil it's personal, it's a personal advocacy, wala masyadong strict rules. Unless na lang, ang ako na blogger ay at the same time news reporter. Pero pwede pa rin i-separate yun. I have to qualify myself kung nagsasalita ako either as a reporter or as a blogger. But as a blogger, wala itong restriction. I can say, I can post whatever I like as far as it reflects my political stand. Pero hindi ibig sabihin na pag nagblablog ka is hindi ka na responsible. Dapat responsible, yes, ka pa rin. Siyempre, maki-question yung integrity mo as an influencer. Pag ang binablog mo at ang pinopost mo ay galing sa hindi reliable source, siyempre, maakasuhan tayo na fake news. So, bali ito ang tandaan natin. Even though nagawa yun ng isang blogger, hindi siya ganun ka-liable compared sa mga journalists. Sapagkat ang mga journalists at mga media person, meron silang pinanghawakan na ethics or professionalism.
unlike sa vlogging, it's a personal advocacy, it's a personal choice na maging mag-vlog ako for ng anything. Taas lang ng kamao at pagsigaw ng Duterte. Panalo na po ang Pangulong Duterte, pero bakit andito pa rin tayo? Sapagkat alam natin na kailangan pa rin ng ating Pangulo ang ating suporta at pagtitiwala sa kanya. Saludo po ako sa inyo at sana po kapit lang po para sa pagbabago. Mabuhay po ang Pilipinas. Yes, pagpalain yes, ating bansa. Kayo. Okay, Duterte po. Salamat. Yeah, Duterte. Salamat, sir. Salamat. Okay, salamat. Paalam po. Paalam po. Bye. If you want to know more about Filipinos here in Taiwan, please don't forget.